Hello mga ka-money magnet, narito na naman tayo para sa pampaswerteng hatid ng bawang at tubig. Marami sa atin ang nagtataka kung gaano ba kahalaga ang bawang at tubig kapag pinagsama. Alam nyo ba ang katumbas niyan ay talagang swerteng limpak-limpak na pera ang mapapasayo. Ganyan kagaling ang bawang at ang tubig. At sa kung paanong paraan ito magiging maswerte, ituturo ko sa inyo. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Alam nyo ba mga ka-money magnet na sa buhay natin marami talaga tayong pinagdadaanan na kamalasan? Minsan kasi may nagagawa tayong mga malas na hindi natin alam ay malas pala yun. Kahit madalas, kamalasan na rin ang napupunta at nangyayari sa ating buhay. Halimbawa na lamang po, kapag kayo ay merong mga damit at ginawa mo itong basahan, alam nyo pong isa yan sa pinakamalas na pwede nyong gawin. Sapagkat kung meron kayong mga damit, kung hindi nyo nagagamitin, ipamigay nyo na lang. Pero huwag niyong gagamitin bang basahan. Kasi parang sinasabi mo nang wala kang karapatang makaawon sa hirap at pangbasahan lamang ang iyong magiging buhay. Malas yun. Malas na ang damit mo ang gagawin mong basahan. Bumili ka na lang ng basahan sa labas. O kaya naman kung ayaw mo na ng damit mo, ipamigay mo na lang kaysa gawin mong basahan. Alam niyo bang malas din na kapag gabi ay maglalabas ka ng pera? Malas na malas din yan. Minsan kasi may ginagawa tayong mga bagay hindi natin alam na malas pala. Kahit minsan lalo tayong minamalas. Isa pa sa malas na tips ko para sa inyo, kapag gabi na huwag kayong mamimigay ng asin, ng bawang o anumang bigas o anumang bagay na meron sa inyo o sa loob ng tahanan mo. Kasi kapag gabi na, lalo na kahit ano pang bagay kapag nasa loob na ng tahanan, ay huwag mo nang ipamimigay sa kahit kanino. Kung manghingi man sila, bigyan mo na lang ng pambili. Huwag mo nang hayaang bibigyan mo pa sila ng mga bagay na meron sa tahanan mo. Kasi parang ang buenas ay pinasa mo lang sa kapitbahay mo. Imbis na nasa sayo na ang buenas, pinamigay mo pa. Ganyan ang ibig sabihin nun. Kaya kung meron kayong mga bagay sa tahanan mo at may mga kapitbahay kayong panay hingi ng hingi, hay nako, huwag nyo silang pagbibigyan. Huwag nyo silang bibigyan, lalo na kung gabi. Kung talagang gusto nila, ipabilihin mo na lang sa tindahan. O kaya bigyan mo ng pera pambili. Pero huwag ka rin maglalabas ng pera paggabi. Malas din yun. Pakausapan mo na lang sila na bukas na lang sila bumili sa tindahan. At bibigyan mo sila ng pambili kesa manghingi sa inyo at ilabas sa inyong tahanan, ito ay napakatinding kamalasan. Kadalasan, dahil sa mga bagay na yan, sangkatutak na kamalasan ang nangyayari sa ating buhay. Hindi natin namamalayan, minamalas na pala tayo at punong-punong ina ng negatibong enerhiya ang ating tahanan. Kaya't gawin natin ang ating ritual upang ang lahat ng paghihirap na ating nararanasan ay mawala at mabago. Napakasimple lang naman ang gagawin nating ritual. Kinakailangan lamang natin ng isang basong tubig at 3 piraso ng bawang. Kinakailangan ang bawang mo ay balatan. Kapag meron ka ng tubig at meron ka na ring bawang na 3 piraso, ilagay mo lang yung bawang sa loob ng tubig. Pagkatapos, habang tinititigan mo ang tubig na may bawang, manalangin ka ng isang Ama namin at isang sumasampalataya. Kinakailangan na habang nananalangin ka, kailangan mong maging positibo. Kailangan isaisip mo na ang mga panalangin mo o yung mga intentions mo ay mangyayari sa iyong buhay. Halimbawang nasa intentions mo o sinabi mo sa habang nakatitig sa tubig na gusto mong magkaroon ng maraming pera, isipin mo habang nananalangin na may hawak kang napakaraming pera. Kung sa intentions at dalangin mo naman ay gusto mo magkaroon ng magandang bahay, habang nakatitig ka sa tubig, isipin mo na pumapasok ka sa isang napakagandang bahay. At kung nasa intentions o panalangin mo naman na gusto mong magkaroon ng isang magandang sasakyan at magandang sasakyan, isipin mo habang nananalangin na ikaw ay nakasakay sa isang magandang sasakyan. Isipin mo at maging positibo ka habang nakatitig ka sa tubig na para bang pinapakasuyuan mo at pinapakiusapan mo na ang mga intentions at mga dalangin at mga panalangin mo ay maganap at mangyari sa iyong buhay.
Tandaan lamang, kapag gagawin natin ang mga bagay na to, kinakailangan tayo ay laging positibo. Alisin mo yung mga negatibong bagay na meron sa utak at isipan mo, sapagkat kapag negative ka, walang mangyayari sa ginagawa nating ritual. Kaya huwag mong gayahin ang mga negatibong tao dahil sila ay hihilahin ka lamang pababa. Sila ang hatakin mo pataas sa pagiging positibo mo. Huwag kang gagaya at tutulad sa kanila. Dahil kapag ginawa mo yon, matutulad ka rin sa kanila na daladala ang hirap pang habang buhay. Kaya mas the best na maging positibo. At syempre, hindi rin dapat mawala. Pagkatapos mong gawin ang ritual, ay ilagay mo ito sa tamang lokasyon. Saan ba ang mga tamang lokasyon na maaari nating paglagyan ng mga ginawa nating ritual? Una sa lahat, dahil ito ay tubig, ang tubig ay kayamanan, kinakailangan mo itong ilagay sa wealth area. Alam naman natin ang wealth area ay isang lugar ng kayamanan. Sabay mo pa ang paglalagay ng tubig dito at lalo kang magtatagumpay. Walang imposible. Kapag ginawa mo to, sigurado ako sa iyong patuloy ang tagumpay mo sa buhay mo. Kaya't huwag mong kakalimutan na ang tubig na may bawang ay ilagay mo sa wealth area. Kung itatanong mo naman kung saan ang wealth area, ito ay matatagpuan sa southeast sector ng ating tahanan. Gumamit ka ng compass para malocate mo ito. Kung wala ka namang compass, maaari kang mag-download sa application sa cellphone mo. Para na sa ganun, tama ang maging lokasyon at tama ang paghanap mo sa southeast sector ng iyong tahanan. Kung ang relasyon nyo namang mag-asawa ay hindi na maganda sapagkat nararamdaman mo na na ang iyong asawa ay may ibang kinakatangian na o kaya naman ay talaga namang hindi na maganda ang iyong pagsasama dahil doon nagiging stress, depressed at nararamdaman mo na ang anxiety. Kapag ganun na ang pakiramdam mo at hindi na rin maganda ang pagsasama ng iyong mag-asawa, kinakailangan mo na ng tubig na may bawang upang nang sa ganun bumalik ang dating init ng iyong pagmamahalan at sa ganun manumbalik din ang sigla ng iyong katawan. Kinakailangan mo lamang itong ilagay sa side table gawing kanan. At huwag mong kalimutan gabi-gabi na ito ay dasalan, kasabay ng panalangin na sana kayong mag-asawa ay maging okay na at ang iyong pakiramdam ay maging mabuti na. Ang tubig ay tutulungan kang i-absorb kasama ng bawang ang lahat ng negatibong enerhiyang namamayani sa inyong dalawang mag-asawa. Sa ganun, magbabalik ang dating init ng iyong pagmamahalan at magiging maayos na muli ang iyong pagsasama. Dahil dito, magiging mabuti na rin yung iyong pakiramdam at mawawala na ang mga hindi magandang pakaramdam na iyong nararamdaman. Magiging okay na ang lahat sa inyong dalawang mag-asawa. Kung ikaw naman ay araw-araw o gabi-gabing nananalangin, mas mainam o mas mabuting ilagay mo ang tubig na may 3 pirasong bawang sa altar. Nang sa ganon, ma-absorb ng ating ritual na ginawa ang lahat ng iyong dalangin at nang sa ganon, maisakatuparan ng mabilis ang iyong mga panalangin at mga intentions. Sa ganitong paraan, mas mapapalapit ka sa ritual na iyong ginawa at mas magkakaroon ng matinding bisa ang ritual na iyong ginawa dahil inilapit mo to sa Diyos na may kapal na siyang may likha sa ating lahat. At ang lahat ng yan ay masusubaybayan mo sapagkat unti-unti nang mababago ang iyong buhay, unti-unti nang sisigla ang iyong pakiramdam, unti-unti nang gaganda ang iyong buhay at magiging maginhawa hindi lang ikaw, maging ang lahat ng membro sa loob ng inyong tahanan ay magiging mabuti ang kanilang kalalagyan at magiging successful din sila sa buhay. Kung ikaw naman ay may negosyo, mas mainam na ilagay mo to sa tabi ng mga kahonang lalagyanan mo ng pera. Nang sa ganon, dumoble ang kita, dumoble ang customer at dadami rin ang iyong benta. Sa ganitong paraan, ang lahat ng business online man yan o maging personal ay magiging mayabong, matagumpay at talaga namang makikilala ng mga tao. Ikaw ay sisikat at magkakaroon ka ng maraming business at lahat ng business na gawin mo ay talagang magiging matagumpay sapagkat ang tubig ay kayamanan, ang bawang ay proteksyon sa lahat ng mga nag-iisip ng masama sa iyo at
Bukod doon, ang bawang ay pantanggal ng negatibong enerhiya, kung kaya't ang makakapasok lamang sa iyong tindahan o sa iyong pwesto ay puro positibong enerhiya, kaya't hindi ka na mag-aalala para sa future mo. Ito'y magiging maganda pang habang buhay hanggang may tubig at bawang ka sa iyong tahanan. At yan mga kamani Magret ang mga bagay na dapat nating gawin sa ating ginawang ritual. Tandaan mo lamang na ang mga bagay na ito ay magsisilbing gabay lamang. Palagi nating samahan ang panalangin upang lalo tayong magtagumpay. Alalahanin mo na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Maraming maraming salamat mga kamani Magnet. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, maaaring magsubscribe, ilike at ishare ang videong ito. Thank you very much!